si Glock at si 1911 ni STI. Alin nga ba sa dalawa? Tara. Kamusta kayong lahat, mga sir, mga kuya, mga tol, mga kapistol dyan at mga kapistol natin dyan lahat. And ako nga pala si G Strongwell Firearms or G Strongwell FA bumabalik. So ngayon, pag-usapan natin si Glock or si 1911. Okay? So before I start, so safety check muna natin ang unit. Yan yung hindi dapat natin nakakalimutan. Every time we touch or we handle the firearms, kailangan lagi natin mag-safety check. So, wala naman siyang laman. Hammer down. And then, kay Glock tayo. Same, remove magazine. So, kita nyo, wala naman siyang laman. And then, hammer down. Okay, so, bakit ko nga ba siya ginawa today? Or ginawan ko siya ng video? Dahil ito ay para doon sa mga bagong gusto magka-meron ng firearms or gun ownership. So, ginawa ko siya. Alin nga ba mas maganda pang everyday carry? So, masasabi ko sa dalawang unit na to ay hindi natin kayang pag-usapan kung alin ang mas panalo. Dahil when we talk about performance and quality, talagang meron sila parehas yung pistol na to. But, ginawa ko siyang video for ADC purposes. Unahin natin pag-usapan ay si STI 45 caliber. So that's a 1911. So okay, si 1911 kasi ang pinaka ano dito ay full metal siya lahat, bakal talaga siya lahat. And then syempre sa safety, kinaganda niya lang sa safety ay mas marami siyang safety features. And then also kaso ang magazine niya ay single stock lang, so 8 rounder lang siya. So pag bibili kayo ng extra magazine nito na long magazine ay umabot lang ng 10 rounder. So mas maiksi yung dala nilang bala. So syempre bibili kayo na mas more extra magazine. Okay? So sa safety features niya, makita niyo naman meron tayo dito ng ambi safety. Yan, so magkabilaan sila. And then may grip safety tayo dito. Then ito siya, kabilaan. So hindi siya puputok ang condition niya, siya binababa. Okay? So hammer down. So 'yun. Si 1911 kasi this is a 100 years old na firearms. Kasi talagang sa quality and performance, the best talaga si 1911. Maganda siya. At syempre lalo na pang competition, masasabi kong mas okay siya. Mas maganda siyang gamitin kasi full metal lahat siya. So yun ang kinaganda ng 1911 lalo na pagdating sa competition. But for everyday carry, it's depend on you pa rin doon, guys. Kasi nakadepende sa iyo kung mahilig ka talaga sa classic, pwede kayong mag 1911. Yun nga lang, kasi pag i-concealed carry mo siya sa bag, may kabigatan talaga kasi full metal lahat siya. And then syempre, bibili ka ng extra magazine, more extra magazine kasi nga single stock magazine lang siya. Kaya kailangan nyo pong bumili ng extra magazine. Okay. Next, ano pa ba? Wala naman na. So, ganun lang si 1911. Full metal and then single stock magazine. When it comes to safety features, the best siya kasi mas madami siyang safety kaysa kay polymer or kay Glock. Okay? So, si ito siya. Full metal. Lahat. Full metal lahat siya. Yan. So, may kabigatan. And then, ngayon, punta naman tayo kay Glock. So, si Glock naman, mapapasin nyo, yung frame niya ay plastic or polymer, and then yung slide ay metal. And then, this one is a chambered in 9mm. Okay? So, when we talk about ADC or everyday carry, I'll suggest si Glock pwede. Kasi mas magaan, and also sa safety picture niya, ito nasa trigger siya.
ito nasa gitna ng trigger. So, yun ang pinaka-safety niya. And then yung release, slide release niya, ito. Slide release pala ito. So, okay. So, pag ang pinag-usapan for everyday carry, I'll suggest pwede ito. Kasi pag nasa bag, hindi ganun siya kabigat. Mas magaan siya ng konti. And then, may kakapalan lang siya ng konti pagdating kay 1911. Kasi, bakit siya makapal? Double stack kasi yung magazine niya. So, ito kasi ay 19 rounds kasi meron siyang extension. So, kung sanay kayo mag-carry one in a chamber na style, ay total niya lahat na dalang nyo sa isang magazine ay 20 kasi 19 plus 1, so 20. So, yun ang ginaganda niya kay Glock. Kasi, minsan hindi mo na kailangan, minsan mapapaisip ka kung magdadala ka pa ng extra magazine. Kasi nga, sa magazine niya pa lang ay double stock, mas madami ka madadalang bala. So, kung may extra ka pa ng isa nito, so, more than 40 yung dala yung bala. So, dalawa in 2 magazine lang. So, I'll suggest for everyday carry talaga ay kay Polymer tayo or kay Glock. Okay? But it's depend pa rin yun doon sa inyo sa na mga may gusto. Kasi kung mahilig talaga kayo sa classic, you go for 1911. Pero kung kay gusto nyo mas magaan, mas magandang, mas mabilis dalhin, hindi kayo ano, ay kay Glock. Kasi unang-una, polymer siya. Marami parang polymer pistol naman tayo na mapagpipilian except kay Glock. Maraming brands ng firearms na mas makapili tayo kaysa kay Glock. So, yun. Bakit ginawa ko yung video na to? Ay para dun sa mga baguhan at nag-iisip kung alin nga ba mas maganda pang everyday carry nila. So, ngayon, ginawan ko siya ng video para magkameron lang ng kaunting idea kung alin nga ba mas maganda. Si Glock or si 1911. Okay? What I mentioned a while ago ay mas maganda talaga para sa akin na it's my own opinion talaga ay mas maganda talaga si Glock kasi magaan at syempre magazine wise or ammo wise talagang pwede si Glock kasi dalawang magazine lang okay na mas marami ka ng balang madadala and kay 1911 kasi dahil 8 rounder lang siya talagang bibili kayo pa na more extra magazine para lang maano nyo siya mas para mas may extra talaga kayong bala pag dala siya for everyday carry. Okay, so syempre pag nagdagdag ka ng magazine, dagdag ulit ng bigat ng bag. Okay? So, thank you again. So kaya ako siya ginawa lang ng mabilisang video dahil nga marami nagtatanong sa akin, ano ba mas magandang firearms or polymer or full metal or Glock or 1911. So, talagang masasagot ko dun, ay depende pa rin sa iyo kung mahilig ka sa classic firearms, you go for 1911. Yun lang. And then, kung talagang gusto mo yung bago at yung may gaan, ay you go for the Glock or polymer pistol. Marami pang types of polymer pistol. Na, and so, same din kay 1911. There's a lot of brand and unit na 1911. Nandiyan sila Kimber, sila Armscor, or sila Para Ordnance. But, additional, meron naman tayo kung gusto nyong hindi siya 1911 na single stock magazine. Meron naman tayo mabibili yung mga tinatawag na high cap or yung mga ano na yung malalaki na yung grip niya. So kaya siya malaki dahil naka double stock magazine siya yung mga Para Ordnance na firearms or yung malalaki na talaga yung handle grip niya. Kaya yun yung pwede para hindi kayo magdala ng extra o bumili pa ng extra magazine. Pero, syempre, para nga doon, ulitin ko, kung mahilig kayo sa classic, you go for 1911. Kasi para sa akin, ako, kaya ko siyang i-carry sa bag for my ADC. Pero kasi, mas nagustuhan ko lang nga si polymer kasi nga, sagaan. Kaya, hindi naman sa inaano, it's depend on you pa rin kung alin yung mas gusto nyo. Kasi ako talaga, masasuggest ko lang, ay si Glock, pwede sa akin. Si 1911 pwede siya sa akin for competition. Yun lang. And for my sa ABC, pwede naman siguro kasi gusto ko naman talagang ayos ni yung forma ni 1911, but syempre
I go for the Glock. But depende pa rin sa inyo yun. Okay? So, thank you. I hope you enjoy watching my video again. And if you have any questions regarding on this video, pwede kayong mag-comment or PM nyo lang ako. Masasagot ko lahat. Okay? So, for now, yun lang yung mapapag-usapan natin regarding dito kay polymer pistol or Glock or kay 1911 full metal for your everyday carry. Again, thank you so much. I hope you enjoy and then see you on my next video. But syempre, sabi ko nga, para naman mas laging updated kayo, subscribe my channel, Jess Strongwell FA or Jess Strongwell Firearms. So, subscribe my channel guys and I hope you enjoy. And then maybe on my next video, mas marami pa akong mapi-pictures, marireview ng firearms para doon sa mga newbie natin na gun ownership. So again, thank you so much. And I hope you enjoy on my video. And God bless you all. Ingat po lagi.